Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM. And your special guest, me, Pablo. At sa episode na to, maglilibo tayo gamit ang Nissan Terra at Nissan Navara. So, saan tayo pupunta? Pupunta tayo ng Crystal Beach, pero meron muna tayong mga pupuntahan kaya ngayon. Nasa Pangasinan tayo at papunta tayo ng Zambales. Ang dadaan na nating kalsada, yung tinatawag nilang Daang Kalikasan. Hindi pa ito pinapagamit sa public, di ba? Actually, ang sabi ni Mayor kanina, hindi pa tapos eh. Ah, okay. So, kaya pala, ano? Kaya nila ginawa yung Daang Kalikasan para ma-shorten yung travel period nila, di ba? Pero, alam ko lang yung Pangasinan. Kung tama yung narinig ko, Pangasinan side pa lang yung tapos. Yung Zambales, hindi pa complete. Oo. So, ngayon makikita nyo first hand, no? Para... bagong-bago, hindi pa tapos na kalsada, dadaanan natin at makikita nyo. At sa susunod, siguro pwedeng daanan din nila siguro, no? Siguro, kung open na sa public. Hindi ko kasi alam kung open na to sa public eh. At pare, pag-usapan muna natin nga pala ngayon, no? Gamit natin, no? Nissan Navara, pare. Kanina Pro pa tayo, 4X. Pro 4X. Pero pare, kanina pa tayo bumabiyahe. Pick up, pero napaka-komportable, no? Oo, laki bagay talaga yung palagi sinasabi ni Nissan na pag... Navara yung suspension nila, yung coil spring siya, tapos itong 0G na upuan, 'di ba? Laking bagay talaga eh. Sipin mo, umalis tayo mga 4:30 ganun. Tapos anong oras na ngayon, hindi pa rin tayo masyadong pagod, 'di ba? Totoo, totoo. So mga ka-tandem, no? Ang tulog ko isang oras lang. Ikaw pare, ilang oras ba tulog mo? Natulog ka ba? Maaga ako natulog ganina. Well, kahapon siguro naka 5 hours of sleep. Pwede na. Kaya na itawid 'yun. Okay. So kung medyo mahina ang energy ko ngayon, pasensya na mga ka-tandem, wala pa akong tulog. Gigisingin ko siya. Kaya nga natetempt ako ngayon sa totoo lang, alam nyo. Ang sarap kasi, parang ang sarap matulog dito sa zero gravity seats, no? Actually. Pare, medyo ihihiga ako na. Sige pasensya lang. Na pagka go lang. Humihili ka kumamaya. Okay lang. Naiintindihan naman natin lahat yun. Sa usapang sasakyan naman, no? Ang ganda-ganda talaga ng itsura ng Terra at saka ng Navara, no? Lalo na yung bago nila yung ilaw ngayon, yung quad. Each ilaw, di ba? Parang apat na projectors. So, ang gandang tignan. Mag-offroad na nga tayo ngayon. Pero may kasama tayong ano? Divino. Kaya. May ground clearance naman. Okay, marami namang hihila. Oo, marami namang hihila dyan. Ang gamit lang natin sa ngayon, 2-wheel drive. Pero mamaya, mag-4-wheel drive din tayo. Sanay ka ba mag-4-wheel drive? Pwede na rin. Kasi syempre, tinuruan tayo nila Tito George, Tito Louie. Shoutout natin yan. Pero... confident ka ba? Siguro kung mild. Pero kung ano yung... Parang briefing nila kanina, parang hindi mild. Kaya nga eh. Imagine ninyo, no, pati yung tire pressure natin, no, pinapababaan nila. Makita mo yung tool natin. Yan. Ito yung tire deflator natin na gagamitin natin para i-deflate yung goma ng 25 PSI. Yes. Kasi pang... when you deflate the tires, mas marami kang contact patch. So for off-roading, importante yun. Okay. At importante daw na huwag tayong bababa ng 25 dahil mag-highway pa tayo mamaya. Para hindi masira yung gulong. Yun. So hintayin lang natin to at mamaya pagka naman nag-yuyug-yuga na tayo, magkita na lang tayo mamaya. Bago tayo mag-offroad, no? Medyo may twisties muna tayo, tsaka uphill, no? Oo, ang ganda nga ng kalsada dito. Oo. E ngayon, pare, ano napansin mo? Sa transmission, okay ba siya ng uphill? Actually, sanay ako sa mga normal na transmission ng mga ibang SUV na pickup na medyo hesitant siya mag-downshift. Pero ito, yung sa Navara, ang bilis eh. Konting apak mo lang, downshift na kagad. Di ka nabibitin talaga eh. Tsaka kailangan mo yun, masado na tayo, dami nating gamit. Tapos may tent pa tayo, yung mga ganun na bagay. So, natuwa lang ako na maganda yung pagkagawa ni Nissan ng tuning ng transmission, pati ng makina niya. Hindi ka feeling bitin eh. So nakikita nyo yung kalsada ngayon, napakasinik pala ng ruta na to, no? Napakasinik. Alam mo, masabi ko lang, bilang lang yung mga daan na gusto mong i-drive talaga sa Pilipinas. Masasabi natin ngayon, napapakita na natin sa mga viewers mo, Doc, na pag nabukas to, grabe, magpunta kayo dito. Oo, grabe, worth it. Kahit tuminto ka na lang dyan, no? Tambay ka muna saglit. Oo, tambay ka lang. Guys, seriously, this view never gets old, no matter how many times you see it. Yeah, no? Grabe, oh. Parang wala ka sa Pilipinas, eh. Di ba? Pero siguro mas maganda pagtagulan, no? Kung green, no? Oh, medyo green ng konti. Hmm.
Ready ka na. Ayan, nakita nyo na mga tandem, nagdadasal na si Pablo, no? Dahil papasok na tayo sa road close section. So mga dalawang oras daw to, pare. 2 hours daw. 2 hours, oh my goodness. Okay, next car, go! Okay, rally cross. You go. So, ganito pala yung feeling ng adventure talaga, no? Walang pansahada, no? Ganda ng lupa dito, medyo mamula-mula. Grabe. Okay, going downhill. Ganda going ng downhill. Ano, forest yung babagtasan natin. Ano nga siya, usap talaga, no? Parang may mga tornado sa daan. Parang ito yata yung hindi pa natatapos na daan, eh. Oo. Sorry. Ano ka na malapit na? So may tip pala ako sa mga viewers. If you're gonna go off-roading, ang tip ng mga expert na off-roader, dapat yung mga thumb mo nasa labas ng steering wheel. So that in case you hit a big rock, you don't hit your thumb on the steering wheel and then it doesn't get hurt. So always thumbs out. Tapos pag ginabi ka dito, no? Huwag kang maghahanap ng mga nag-iisang bahay sa ano, sa gugupatan, no? Saka huwag kang titigil para sa tao. Baka hindi tao 'yun. And welcome to Crystal Beach Resort, Zambales. So kung gusto niyo pumunta, alam niyo na. Napakaganda dito. Tapos mamaya, ang kakainin naman natin, no, ang luto ni Chef JP ng Sarsa. Wow, ang sarap, 'di ba? So, 'yun lang, no, yung pagkain natin, no, kasing sarap ng pagmamaneho natin ng Nissan Terra at ng Nissan Navara kasi sobrang komportable nila. So, kung ako sa inyo, no, i-test drive niyo na lang din 'tong mga vehicles na 'to kasi napakasaya niyang gamitin, napaka-komportable yung suspension niya. At ang video na to ha, hindi to car review. So, medyo libot-libot lang tayo. Papakita ko lang sa inyo ngayong off-road. Tapos ngayon, ito namang Crystal Beach Resort. Tapos bukas, meron tayong activities na gagawin. Tingnan natin kung ano pa ang magagawa ng Nissan Navara at ng Nissan Terra. Time to sleep. Ito na ako sa, no, sa tent, sa ibabaw ng sasakyan. Meron akong electric fan, meron akong ilaw, meron akong bintana dyan, nandun yung nagko-concert. Sinarado ko siya para hindi ako kita. Ayan yung bag ko, mga kalat ng mga gamit ko, ayan, nagcha-charge para sa activity ulit bukas. Anyway. Ang sarap ng tulog ko kagabi, mga ka-tandem. Salamat sa gears ng Overland Kings. Yes. Kasama natin niya si Sir Joel Pedro, no? Napakasarap ng napaka-komportable, well ventilated yung tent. Nice. Ang lambot, ang galing-galing. So, kung interested kayo, alam niya na Overland Kings. Yes, sir. So, Sir Joel, anong gagawin natin ngayon? So, aside from the part of Overland na lahat ng gamit, syempre kasama sa laro rin natin is paano i-drive yung kotse? Tama. Diba? So today we're blessed to have Nissan with two of their top line models, the Terra and the Navara. So today we're in the Navara Pro 4X. So. Ay, kasama nga pala natin si Kuya Regan nasa likod. Natakpan pala. Ala ko ito yung camera, yung pala. Ito yun. Hi, mga tandem! Andi dito ako. Okay, so inside driving, ang crucial dito is do not floor. Okay.
So right now, so if you feel the car is sinking, let go of the accelerator. Okay. Then yung right now, if you floor this, I'll show you what happens. Did you feel that? Yeah. Okay, so what if that happens? What do you do? Reverse. Slowly on the accelerator. Para makalabas. Generally, if I do proper off-road driving, maliwala ko na, it should not go over 1,500 RPM. Oh, okay. So yung nakikita mong upak, hindi, that's not applicable nun sa. Kaya pala, actually nangyari din sa akin yun sa collaboration namin ni June. Yung gamit namin yung FJ niya, finlore ko dun sa medyo malambot na lupa, lumubog. Right. Hindi na namin natanggal. You can see that, look at the tracks, what happened? You can see lumubog dun sa dula, di ba? So once your car goes down on the sand, and then your differential hits the sand, tapos na yung usapan. Yung sa nangyayari dyan, tawag dyan na high center. Okay. Kung na high center ka, yung gulong mo, umiikot na lang, wala nang bigat. Kasi nandun na sa, sa molya na nakatubo dun sa. So now again, 1,500 RPM, it should crawl. Okay. Kahit na soft sand yan, it should crawl. So again, the rule of off-roading, as slow as possible, as fast as necessary. Okay, so ano nangyari? Pabagal tayo ng pabagal. Lumulubog na yata. So guys, dito talaga pag nag-off. Hindi mo alam ano nangyayari, kung tutuloy ba siya o hindi. Matay mo na yung stability control. Sabi ko nga eh! Oo nga eh! Wala ng power! Stability control! Go, 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 go! RM, ikaw talaga eh. Wala naman akong balat sa puwit. Let's try it. There you go. So sometimes, speed is all you need. No, a little momentum. Momentum. Third gear, bro. Ayaw sa second gear. We're on 4 high, yeah? Yep. So, nabalahaw tayo, no? Number one rule on soft terrain. Lower your tire pressure. Well, okay. Yesterday, it's gonna be sure. Okay, man. So Leland did not air down the tires. Okay. So I mean, you guys get the best of everything. Iba, tama yung feel lang yan. No, ibang-iba. Dahil lang sa tires. Something as simple as lowering your tires to 25 psi. 25 still ano? So if you still get stuck, then you lower it further. Lower it further. Oh, okay. What's the a safe like level pa rin? Like, for stock 15? Tires, 20 to 25 is the safe. 20 to 25. Yeah, pero for what do you call it? For mga method, we can run it below 10 psi. Oh. Okay. Because the sidewall is stiffer. No, because the rim won't let your tire pop up. Oh. Ibang iba yung laro niya dito. Ito pala dapat, 25 PSI. Sobrang iba. Kasi ano siya eh, hindi siya ano, kita mo, it's not a question of brand or truck capability or what, it's really more of the technique nga, diba? Because we don't know that it's at 40 PSI. So, we were assuming it's at 25 PSI. I mean, we all assumed it was 25 PSI. Yeah. I'm like, this is impossible at 25 PSI because we drove this already, right? So I mean, you know, my mistake. I didn't check the tire pressure, right? But we did brief our drivers to put it at 25. We were all instructed to put it at 25. Somebody didn't get a memo. Somebody did not think it was a good idea. Which turned out to be a pretty good prank. It's a prank! Na iba na alawi ka, bro. Dali ako dun. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem, RIT. Riding in tandem, RIT. Riding in tandem, siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.
no, kitang-kita nyo, kayang-kaya ng Nissan Navara ang off-roading sa beach. So, kung interesado rin kayo, punta na kayo sa pinakamalapit na Nissan sa inyo at kami ay mag-enjoy muna dito at mag-off-roading pa some more, okay? Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Maraming salamat sa panonood. O, next video na! Riding in tandem, R.I.T. Riding in tandem, sexy information mula kay Armin at Elaine. R.I.T. Riding in tandem, R.I.T. Riding in tandem, R.I.T. Riding in tandem, sexy information mula kay Armin at Elaine.